Assorted shrimp with pesto broccoli. Ayan naman! Okay. Bago naman recipe matututunan I si Petit. I love it. Oh, diba? Oh, uy, may pasabog kang 700 grabs today, Mars. Uy, Mars, thank you, ah. Thank you. Si Petit hindi nakakalimot sa promise niya. Oh, meron kami at dyan. At pangalawa na yun, Mars, yung una yung accident prawns. Yes. Diba? Accident prawns. Yes. And of course, syempre, dapat may minced garlic tayo. Dapat durog na durog yung garlic natin. Yan, isosaute natin yan dyan. Sarap. Ibusan natin lahat, di ba? Yeah. Dapat durog na durog. Kailangan maliliit talaga. Good for yes. the heart. Yan. Kung paano dinurog ng ex mo yung puso mo, di ba? Siya. Ano yan? Yung garlic, kailangan babantayin mo siya kasi madali siya maluto. Madali siya masunog. Ayoko nasusunog ang aking garlic dahil gusto ko yung may aroma lang. Ilalagay ko na agad yung cashew nuts. Uh-huh. Yan, dahil matigas siya at madaling maluto. Ah, okay. Durog din yung cashew nuts dapat. Durog din. Durog lahat? Yes. Ayan, dapat durog na durog lahat yan. Bango? Diba? Naalala mo, Petit, kung paano sinaktan ng ex mo? Diba dinurog ang heart mo? Totoo, kasi yung cashew na ginagamit, gusto niya ako pa nag-harvest talaga. Ay, talaga pa naman nun. Yung acid yun, yung binubuklat ganun yung kasoy. Oo, matindi. Gusto niya mano-mano. Hindi siya kakain hanggang yung galing Antipolo. Okay, then may basil leaves. Lalagyan natin ng basil leaves yan. Okay, na ano din, chopped din. Chopped din. Nadagdagan ko ng konting olive oil pa. Just a taste. Okay. And then... Sorry. Ang bango! Paamuyin lang natin yan. Diyan mo malalaman kung naghahalo na ba yung lasa. Ano ba? Ang bango sakto na ba yung garlic? And then, ibubuhos na natin yung broccolis. Yan, dapat hugas na hugas yan. Ang bango-bango naman yan. Ah, pwede ba hindi lang kainin yan? Doon lang pupuri. Ang bango, grabe. Super. Iba yung smell niya. Ayan, ang broccolis ay packed with nutrients and phytochemicals and antioxidants. Kailangan ganun yung accent para, di ba? Para believable. Yan. Believable, credible. Then, tsaka anti-cancer talaga. Anti-cancer, yes. True. Apo. Wow. Then just a taste, salt and pepper. Isa siya sa pinaka-green na veggies na hindi malambot. Kasi it's always the leafy ones. So salt and pepper. Salt and pepper, just a taste, according sa proportion ng ating broccolis and then ng I corn. I love corn. Yan. Nice. Pampatamis natin sa ating dish. Yes, a good source of fiber. And of course, yung ating shrimp. Yan. Kakaiba sa dulo yung shrimp. Sa dulo. Para medyo juicy pa siya. Hindi siya ma-overcook. Yes. So, yung yan. Yung broccoli mo, hindi yan blanch. Talagang hinugasan lang. Hugas lang. Hugas lang. Okay. Yan. Pero alam nyo ba, na yung shrimp, ang basyan kung parang luto na siya, pag nag-letter C na siya, luto na siya. That's letter right. C. Pag nag-letter G siya, overcooked that's na siya. Right. Very good ka dyan, Petit. Tama. Oh, thank you, Petit, for sharing that with us. At ang last nating ilalagay, ayan, medyo orange na yung ating shrimp. At yung broccolis natin, ayan, tama-tama lang. Intact pa yung nutrients yes. niya. Hindi masyadong vibrant pa yung kulay niya. Yes. Mas masarap kasi talaga yung ano, crunchy. Oo. Kasi pero nung unang panahon kasi pag niluto ang gulay, talagang malasak eh. Oo, Mars. Ngayon na lang natututo tayo na nga naman, hindi kailangan ganun. Dapat crunchy para ma-retain pa yung nutrients. Yes. Tsaka basta marami nung panahon, nahilaw talaga. True. Mm. Ang pinaka-last sa ating ilalagay ay ang ating Parmesan cheese. Yan. Ang bongga nung pa-Parmesan. Nice! Tutodo ko na yan dahil masarap ang Parmesan. Oo naman. Alam mo ito mga cheese lovers, no? True. Masaya na sila magmaraming cheese. Yes, ayan. Pauin ko ito for tatan. Mahilig ko siya sa broccoli. Sa corn. Ah, sa corn. So, pili ko, pag nakita na yan, tsaka yung hipon, Mars, mukhang papasok to eh. Oh, malay mo. Pasado naman. Makalusot yung broccoli, Mars. Yes. Small cheese yan, kinakain na yan. Ayan, okay na ito. I think we're ready.